Pinagigibahan ng Commission on Audit sa MWSS ang ilang istruktura sa Caloocan at Bulacan, kabilang ang ilang bahay. May mga tubo kasi ito sa ilalim ng lupa na daluyan ang tubig patungo La Mesa Watershed, kaya posible makaapekto sa kalidad ng tubig rito. Ang tugon ng MWSS sa report ng saksing si Ian Cruz. Normal na komunidad kung titingnan ang lugar ng St. Joseph sa Tala, Caloocan, pero may kinukubli pala sa ilalim ng aspaltong kalsada papasok sa mga loteng may mga bahay, gayon din sa ilang bakanteng lupa na may mga nag-aalaga ng manok. Nababakuran ang bahagi ng lupang yan dahil nasa ilalim ng lupa nito ang bahagi ng 17-kilometer Big De La Mesa Aqueduct. Ito yung malalaking tubo at tunnel na daluyan ng tubig mula Angat Dam patungo La Mesa Watershed. Kung tutuusin, dapat walang nakatayong istruktura sa ibabaw ng aqueduct maliban kung pinayagan ng MWSS at ng mga water concessionaire. Wala po kami magagawa kasi wala rin naman po kaming papel na pinanghahawakan. Susunod lang po kami sana. Pero sana man lang po magkaroon kami ng daan. Pagsita ng COA, posibleng makompromiso ang tibay ng mga water pipe at tunnel kung may istruktura sa ibabaw o kaya ay makontamina ang tubig na dumadaloy sa mga tubo. Magiging pahirapan din ang pagkukumpuni sa mga tubo sakaling masira. Kaya malaking problema ang mga natuklasan mismo ng COA, mga bahay, negosyo at iba pang istruktura na nasa ibabaw ng aqueduct. Bukod sa Tala, may bahagi rin ng Road 10 sa Barangay 186 ng Caloocan na may mga bahay kahit pasok din sa right of way ng aqueduct. Sakop din ng lupa ng MWSS ang bangketa at parking area ng resort na ito sa Amparo Subdivision. Habang San Jose del Monte, Bulacan, may bahagi ng lupa ng MWSS na ginawang garahe ng mga bus o tinayuan ng palengke. Sagot ng MWSS, luma na raw at di na masyado nagagamit ang aqueduct. Pero sabi ng COA, hindi pa rin dapat nagpabaya ang ahensya sa pagbabantay ng right of way. Dapat daw i-relocate ang illegal settlers at tanggalin ang anumang istrukturang itinayo sa right of way na walang permiso ng MWSS. Dapat din daw singilin ang mga pribadong kumpanyang gumagamit ng lupa ng MWSS. Pinababakura na ng MWSS ang mga ari-arian nito sa Bulacan at Quezon City bilang tugon sa puna ng COA. Pero pag natapos yun, walang madadaanan ang mga residente. Paano naman po ang mga residente dito? Kung kukulingin mo kami, wala kami malalabasan. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.